Estef. Naging reyna si Estef. Ikalawang kabanata. Nang mawala na ang galit ni Haring Ahasuerus, naalala niya si Vasti at ang ginawa nito at ang kautusan na nilagdaan niya laban dito. Sinabi ng mga pinunong naglilingkod sa kanya, "Mahal na hari, bakit po hindi kayo maghanap ng magagandang dalagang birhen? Pumili po kayo ng mga pinuno sa bawat probinsya na sasakupan ng kaharian ninyo para maghanap ng magagandang dalagang birhen at dalhin dito sa lungsod ng Susa, sa tahanan ng mga kababaihan. Ipaasikaso ninyo sila kay Hegay na isa sa mga pinuno ninyong mataas ang katungkulan na nangangalaga sa tahanan ng mga kababaihan. Siya na po ang bahalang magbigay sa mga dalaga ng mga pangangailangan nila para sa pagpapaganda. At ang dalaga pong magugustuhan ninyo ang siyang ipapalit ninyo kay Vasti bilang reyna. Nagustuhan ng hari ang payong ito, kaya sinunod niya. Nang panahong iyon, may isang Hudyo na nakatira sa lungsod ng Susa. Ang pangalan niya ay Mordecai, na anak ni Hair, na apo ni Shimei na anak ni Kish, na kabilang sa lahi ni Benjamin. Isa siya sa mga bihag ni Haring Nebuchadnezzar na dinala sa Babylonia mula sa Jerusalem, kasama ni Haring Jehoiakim ng Huda. Si Mordecai ay may pinsang dalaga. Nang ito'y maulila, inalagaan niya ito, pinalaki at itinuring na parang sarili niyang anak. Ang pangalan niya ay Hadasa, na tinatawag ding Esther. Maganda si Esther at maganda rin ang hugis ng katawan nito. Nang maihayag ang utos ng hari, maraming dalaga ang dinala sa palasyo ng hari roon sa Susa. Ang isa sa kanila ay si Esther. Ipinaasikaso sila kay Hegay dahil ito nga ang nangangasiwa sa mga babaeng dinadala roon. Tuwang-tuwa si Hegay kay Esther, kaya mabuti ang pagkikitungo niya rito. Binigyan niya agad ng pagkain si Esther at ng mga kailangan nito sa pagpapaganda. Ipinili niya ito ng pinakamagandang kwarto at binigyan ng 7 katulong na babae. Hindi sinabi ni Esther na isa siyang Hudyo dahil pinagbilinan siya ni Mordecai na huwag itong sasabihin. Araw-araw namang dumaraan si Mordecai malapit sa bakuran ng bahay na tinitrahan ng mga dalaga para malaman ang kalagayan ni Esther at kung ano na ang mga nangyayari sa kanya. Bago humarap ang isang babae sa hari, kinakailangang matapos niya ang isang taon ng pagpapaganda. Sa unang 6 na buwan, magpapahid siya ng langis ng mira sa katawan. At sa susunod na 6 na buwan, magpapahid naman ng mga pabango at iba pang pampaganda. At bago siya pumunta sa hari, bibigyan siya ng anumang damit at alahas na gusto niyang isuot para sa pagharap sa hari. Pupunta siya sa hari pagsapit ng gabi. At kinabukasan, dadalhin siya sa tirahan ng mga asawa ng hari na pinamamahalaan ni Shaasgaz, na isa sa mga pinunong mataas ang katungkulan. Siya ang namamahala sa mga asawa ng hari. Walang sino man sa kanila ang makakabalik sa hari, maliban lang kung magustuhan siya at ipatawag ng hari. Nang 10 buwan, buwan ng Tibet, at 7 taon ng paghahari ni Ahasuerus, dumating ang araw na si Esther na ang haharap sa hari sa palasyo. Sinunod ni Esther ang payo ni Hegay, ang pinunong nangangalaga sa kanila sa tahanan ng mga babae. Isinuot niya ang damit na sinabi ni Hegay na isuot niya. Ganoon na lang ang paghanga at pagpuri ng mga nakakita sa kanya, at dinala siya sa palasyo ng hari. Nagustuhan ng hari si Esther ng higit kaysa sa ibang mga dalaga na dinala sa kanya. Tuwang-tuwa siya kay Esther at mabuti ang trato niya sa kanya. Kinoronahan niya ito at ginawang reyna bilang kapalit ni Vasti. Nagdaos ang hari ng malaking handaan para parangalan si Esther. Inanyayahan niya ang lahat ng pinuno niya at ang iba pang naglilingkod sa kanya. Nang araw na iyon, ipinag-utos niya sa lahat at sa buong kaharian na magdiwang ng isang pista opisyal at nagbigay siya ng maraming regalo sa mga tao. Iniligtas ni Mordecai ang hari. Sa pangalawang pagtitipon ng mga dalaga, si Mordecai ay isa ng opisyal na nakapuesto sa pintuan ng palasyo. Hindi pa rin sinasabi ni Esther na isa siyang Hudyo tulad ng bilin ni Mordecai. Sinusunod pa rin ni Esther si Mordecai katulad noon nang siya'y nasa pangangalaga pa nito. Nang panahong si Mordecai ay isa ng opisyal na nakapuesto sa pintuan ng palasyo, may 2 pinuno ng hari na ang mga pangalan ay Bigtana at Teres.
Sila ang mga gwardiya ng pintuan ng kwarto ng hari. Galit sila kay Haring Ahasuerus at nagplano silang patayin ito. Pero nalaman ni Mordecai ang planong ito, kaya sinabi niya ito kay Reyna Esther. Sinabi naman ito ni Esther sa hari at ipinaalam din niya sa kanya na si Mordecai ang nakatuklas sa planong pagpatay. Ipinasiyasat ito ng hari at nang mapatunayang totoo ito, ipinatuhog niya sina Bigtana at Teres sa nakatayong matulis na kahoy. At ang pangyayaring ito'y ipinasulat ng hari sa aklat ng kasaysayan ng kaharian.